Só um pano. What's up, senhor? Vivis. Yes, sir. Hello, Ka-Jochen. Ako nga pala si Kuya Christian. Kamusta ka? Sa video natin ngayon, tatalakayin natin kung sino ba si Lincoln Jonald Velasquez o mas kilala bilang si Kong TV. Galing! Ang galing! Bago tayo magsimula, kaibigan, pasubscribe naman at pakiclick na rin ang notification bell button para maging updated ka sa aking channel. Mag-upload ako ng isa o dalawang video kada linggo para sa iba't ibang kaalaman at mga kwento. Isa ka ba sa milyong-milyong nanonood at sumusubaybay sa kanyang mga video katulad nito? Lincoln Jonald Velasquez o mas kilala bilang Kong TV. Ipinanganak siya noong October 27, 1991 at siya ay kasalukuyang 29 years old na at panganay sa apat na magkakapatid na sina Vinice, Patpat at ang kanilang bunsong si Marlon Velasquez or mas kilala bilang si Junie Boy. Nakatandem niya sa paggawa ng video, katatawanan at kalaunan gumawa din ito ng YouTube channel. At maging silang buong pamilya sa ngayon meron ng YouTube channel. Kaya ano pang inaantay nyo? Mga ka-Jochan, mag-subscribe ka na din sa kanila at paabutin natin ng 10 million subscribers si Boss Kokon. Sila ay bunga sa pagmamahalan nila Papa Shoutout at Mama Revlon. Suportahan din natin sila sa kanilang mga vlogs. Bago pa man nakilala ang Kong TV, meron na siyang unang naging YT channel na ang kanyang pangalan ay Morador. Kaya ito ang kanyang ipinangalan sa kadahilanang palagi siyang nagmumura sa kanyang mga video. Meron din pala akong inihanda na ang pinakaunang video ni Morador or Kong TV sa kanyang YouTube channel. Libre na lang yung internet dahil marami namang gumagamit eh. Pinagbabayad pa. Madadagdagan ang kaalaman ng bawat tao. Siyempre lalago at magyayaman ang bawat kabataan sa Pilipinas at kung saang lupa-lupa ng mundo. At nung nagtagal nga ito, binago niya ang kanyang YT name. Ang kanyang ginamit ay ang kanyang lumang palayaw. Kasi tinawag siya noon ng kanyang mga classmate na King Kong. At dito niya naisipang tanggalin ang King. At ang kanyang itinira na lang ay Kong. Ka-Jochen, paano naging C yung letter K sa King Kong? Alam ko ang iyong iniisip, kaibigan. Kaya naging letter C ang kanyang unahan. Dahilanan na din ang kanyang ipinalayaw sa kanya ng kanyang pamilya na Kokon. Kaya dito nabuo ang YT name channel niyang Kong TV. Nang napalitan nga ito, nagsimula na siyang mag-upload noong February 21, 2008. At nang makalipas pa nga ang 10 buwan, nag-upload muli siya ng isang video parody ng kantang Silent Sanctuary na ang pamagat ay Rebound. Simula nang makapag-upload na siya, nagpatuloy siya sa paggawa ng kanyang mga video na ang content ay comedy at talaga namang ito'y pumatok sa mga Pilipino na hanggang ngayon, tawa pa rin tayo ng tawa sa kanyang mga ginagawang video. At alam nyo ba kung saan nagsimula ang gang at ang chicken feet hand sign ni Kong TV? Nagsimula ito nang napanood niya ang pelikula ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa She's Dating the Gangster. May inihanda akong muling video para sa inyo. Ito ang mga ilan sa kanyang mga clip. Medyo si Tengo lang ng konti yung ano, kasi medyo patapos na rin to. Nanonood ako ng She's Dating the Gangster. Eh medyo may napansin lang akong konting medyo konti lang naman, pero hindi naman grabe, pero konti lang. Sinapansin ko lang, medyo may kulang kasi sa acting eh. Medyo hindi na justify ni Daniel Padilla yung pagka-gangster niya. Kasi una, hindi naman kasi talaga siya gangster. Pero sa tingin ko, dapat ako yung gumanap. Kasi dati,
Lagi kami ano, gangster talaga ako. May mga sign-sign pa nga kami sa ganggang namin eh. Ganun o. Oh. Pumipitik pang ganun. Gawa ganun kami o. Oh. Tapos make up pa kami noon, make up. Gawa ganun pa kami. Pipitik-pitik. Talaga namang naging malaki ang pluensya ni Kong TV sa kanyang mga ka-Chicken Fit Gang. Talaga namang todo suporta ang mga ito sa kanya. Dahil sa kung saan man siya pumunta, ay dinudumog talaga siya ng mga ka-Chicken Fit Gang niya. Katulad na lang ng clip na ito. Panoorin natin. Bago pa man nag full-time job si Kong TV sa pagiging vlogger, 2 years na siya nagtrabaho, naging parte siya ng isang networking company at dito niya nakuha ang kanyang expression na power. Ipapakilala ko din pala sa inyo kung sino nga ba ang nagpatibok ng puso ni Kong TV. Siya lang naman si Miss P. Cortez. Alam niyo bang nagsimula ang kanilang love story sa simpleng pag-chat ni B. Cortez kay Kong TV? Si Miss B. Cortez ay isa din naman talaga sa mga humahanga at napapatawa ni Kong TV. Kaya naman nag-private message ito kay Kong TV. At kaagad naman itong napansin ni Kong TV. Agad naman nag-reply si Kong TV kay Miss B. Cortez. Ipapakita ko sa inyo ang screenshot ng kanilang private message. Matapos ang 2 buwan na pagpapalitan ng mensahe ni Kong TV at B. Cortez, ay nagkatuluyan silang officially noong June 17, 2015. Simula nang sila ay nagkatuluyan, talaga namang naging inspiration sila sa ibang mga vlogger. Ang nakakatuwa pa nga sa kanilang ibigan ay sinusuportahan nila ang isa't isa sa kanilang mga gustong gawin, tulad ng kanilang pangarap. At nasubaybayan naman natin ang kanilang pagmamahalan at walang hadlang sa kanilang pag-iibigan. Ito ang matatawag na relationship goals, yung tipong sabay nilang pinaghirapan kung ano yung naabot nilang dalawa sa ngayon. Sobrang naging successful sa kanilang mga buhay at talaga namang pinagpala sila ng Panginoon. Isa-isay natin kung ilan na nga ba ang kanilang mga subscribers nilang magkakapatid. Si Vinice ay wala pa rin YouTube channel dahil na rin nahiya siya sa camera. Pero dahil sa pagbo-boost ng kanyang boyfriend na si Yo, kaya baka gumawa na rin ito ng kanyang sariling YouTube channel. Si Patpat naman ay mayroon na nga ngayon 1.15 million subscribers sa ngayon. Si Juniboy naman ay mayroong 3.6 million subscribers ngayon. Si Boss Cocon naman ay mayroong 7.19 million subscriber ngayon. Tulungan natin si Boss Cocon na maabot ang 10 million subscribers. Pasok sa isip ko, ano? Kasi nakikita niya ba yun yung kalangitan? Hindi yung antena namin. Hindi yung antena, yung kalangitan. Napakaganda, mga kaibigan. Ang ganda ng gawa ng atin pa. Bata tayo, tataas ng pangarap natin. Tapos, dahan-dahan, little by little, habang tumatanda tayo, habang nare-realize natin kung ano yung meron sa tunay na mundo, yung mga pangarap natin, mga kaibigan, ang nangyayari, lumiliit. Kung mangangarap kayo, syempre, maganda na yung mataas. Alam mo kung bakit? Para pag bumagsak ka, at least, babagsak ka saan? Sa bubong. Diba? Sabi nga nila eh, aim for the sky. No? And if you fail, at least, you fall on the roof. No. Hanapin mo yung bagay na gustong-gusto mong gawin. No. Find the things that you love and you'll never work for a day. Lahat ng tao, brad, may break. Darating din yung break mo. At pag dumating yung break mo, brad, ito
matatanda ako. Kagatin mo na. Dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Thank you sa mga ka-jocha natin na nanood. Kung gusto mo ma-shoutout sa susunod nating gagawing video, mag-comment ka lang, pipili ako ng isa hanggang anim na magpapa-shoutout. Muli, maraming salamat kaibigan. Ay, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. And support Filipino Vloggers. Peace. Peace.